ating topic ngayon dito sa Approve mga kaibigan ay tungkol sa mga Pilipino na mayroong cleft palate, cleft lip, yung tinatawag na bingot. Kanina kasama natin si Miss Kimmy, no, ang president, ang country president ng Smile Train. Ngayon naman, yung kalahati nitong serbisyo na ito, no, at without them ay hindi mangyayari ang Smile Train. Please help me in welcoming doctors. Jenny and Edmund Mercado. Sila po ay mag-sweetheart. Magandang hapon po sa inyo. Okay. So kayo po ay bahagi ng volunteer medical practitioners ng Smile Train. Okay. Ano po ang specialty niyo? Ang specialty ko po, pathology. Pathology, which is exactly what? Sa laboratory po ako. Okay. Ako po yung tumitingin ng mga sa microscope, yung sa mga histopath po. Okay. Medyo malayo po doon sa right. Smile Train. But still, a doctor. Yes, and po. Of course, your husband. Ex-boyfriend. Actually, yan din ang pakilala ko pag sinasabi ko. This is my ex-boyfriend because he is now my husband. Okay. Oh, yeah. Si doctor ang plastic and reconstructive surgeon. Pag sinabi natin reconstructive, ito yung nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa in so many instances, mga na-aksidente, o kaya yung genetics. Okay. Pag-usapan natin itong cleft lip at saka cleft palate, no? Ano po ang sanhi nitong kondisyong ito? Ang sanhi ng mga cleft lip and cleft palate, sa pag-unang trimester na pagbubuntis ng babae, yung normal na pag-fusion o pagdikit ng labi at ngalangala, hindi nangyayari. Okay. So, marami kadahilanan to. Mostly, ang sinasabi ng pagsusuri o pag-aaral is this is influenced by genetics. Ibig sabihin, may lahi. Okay. No? Nanay mo, kapatid mo, lola mo, or sa mga kamag-anak, mayroon isa na mayroon. So, may pinanggalingan. May pinanggalingan, so higher ang chances na magkaroon ka rin ng ganitong kapansanan. Right. Pero there are instances, kasi diba kahit dun sa pagbubuntis ng kambal, sinasabi genetic din yun, ano, na mamana. Pero may mga instances na kahit wala, or wala sa, siguro hindi na itala, ano, siguro further on, or yung nakaraan, hindi lang napansin, pero meron. Pero may mga instances na out of nowhere, biglang pinanganganak, merong cleft lip. May kinalaman ba dito yung pag-aalaga ng isang ina sa sarili niya at sa sanggol habang siya'y nagbubuntis? Maraming myths about kung paano nag-develop ang cleft lip and palate, or yung bingot o ngungo, nahulog, yan ang mga sinasabi ng cause, o hindi inalagaan ng nanay. Pero maraming factors na pwede rin panggalingan ito, tulad ng malnutrition ng magulang, hindi kulang sa nutrisyon. Mga exposure sa mga chemicals. Radiation? Nutrition, yes. How about radiation? Hindi siya kasama? Radiation, long-term exposure sa radiation. Because yung naalala natin, yung mga na-expose dati sa nuclear, na-expose sila ng matagal. So, eventually, down the line, nag-produce sila ng mga babies na may mga cleft lip. Okay. So, exposure to radiation is definitely pwedeng maging cause. Okay. Doktora, you're part of this, no? What exactly do you see yourself, or what role do you see exactly yourself playing in Smile Train? Actually, ako po yung pag may naghahanap ng tulong about Smile Train, so kami po yung mahanap ng mga bata. Okay. Kami po yung chine-check yung mga bata kung po pwede na mapasok sa Smile Train na program. Actually po, parang ako yung messenger nila at taga-document nung mga pasyente nag-a-apply po at nag-i-inform kay Ms. Kimmy Flaviano sa number of patients, sino yung mga pasyente namin, saan po nang gagaling itong mga pasyente namin. Okay. Wow. If you don't mind, you have children. Yes. Okay, how many children do you have? We have two. Two children. How old? The eldest is 7. Okay. Her name's Bettina. Uh-huh. Hi, Bettina! And the youngest is 5 years old. And the His name is Santino. Santino. Bettina and Santino. Hi, Daddy and Mommy are here in my program today. Isang babae, isang lalaki, quota na. Okay. I asked because I can only imagine, no, yung feeling ng mga magulang na nagkakaroon ng anak, no? Bukod pa yung sarili nilang feeling because they're the mother, and then bukod pa yung awa dun sa anak nila. As a mother, doktora,
kwentuhan mo naman ako ng mga instances na nakausap mo yung mga magulang, nilalapit sa iyo yung mga anak nila na may cleft lip at cleft palate. Mm-hmm. Is there one instance na medyo hindi mo siya makalimutan? Meron ho kaming isang pasyente na taga Mindanao. Okay. Mindanao? Mindanao. Ang lapit, okay. Napakalapit niya. According to the mother, pinangutang pa daw niya yung pagpunta dito sa Manila para lang makahanap ng makakatulong sa anak niya. So, nung dumating siya dito, parang hanap siya ng hanap kung sinong pupwede. And then, sinasabi niya sa akin na lahat gagawin niya para lang dun sa anak. Nung after maoperahan, yung joy, yung makita mo doon sa nanay, na parang sinasabi niya sa akin, pwede nang pumasok. Pwede na siyang makipaglaro sa mga bata. And yung feeling na pagbalik nila sa Mindanao, I think specifically Maguindanao pa yon. Naku po. Pagbalik nila doon, yung makikita siya ng mga kalaro na iba na yung itsura. Tapos yung confidence ni Abdul, I think that Abdul yung pangalan niya. Iba na nung una, parang tatahimtahimik nung sa mga follow-ups na ang very confident. Yeah. Siya pa yung nakikipag-usap dun sa mga bata. Sinasabi pa, hindi naman masakit eh. Mayabang na yan. Mayabang na okay. Siya. Kanina, doctors, no, ato sa ating intro, I said, ang smile train, kasi smile, diba, lights up the Philippines, no? Kahit baby, yung unang ngiti niya, napaka-special. Yung, kahit hindi pa nga totoong ngiti eh. Yung facial, ano lang siya eh. Napaka-special niya. Pero habang lumalaki yung mga bata, pagka merong cleft lip at cleft palate, hindi mo makita masyado yung smile. And they don't really want to smile because it emphasizes their condition. Doc, as a surgeon, how does it feel like to be the one giving this children or these people ng panibagong, kasi nababago yung outlook, nababago yung tingin mo sa sarili mo. How do you feel? Una-una, napakasaya na maging kaisa sa programang ito na nagbibigay ng smile sa lahat ng batang mayroong ganitong kapansanan. Tandaan natin, ng mga batang ito, laging niloloko, kinukutsa, tinatago, hindi nakapag-aral. Pag hindi nakapag-aral, hindi rin sila makakuha ng magandang trabaho. So, ang smile train ang ibibigay ng bagong buhay sa kanila sa pamamagitan ng pag-ayos ng kanilang kondisyon para maging maintegrate sa society na mawala yung stigma. So, being part of this organization, napakasaya ng pakinabang. Okay. Makatulong sa kapwa. Dalawang conditions yung sinabi natin, no? Cleft lip, yung iba cleft palate. Naghihiwalay ba yun? Meron mang cleft palate lang pero hindi cleft lip? Meron po. Meron din ganun? Meron po. So talagang dalawang condition siya. Sometimes nagsasabay. Sometimes cleft lip lang, sometimes cleft palate lang. At merong instances na cleft lip na cleft palate pa. At alam natin kapag ka-cleft palate as a baby, ang hirap niyan pakainin. Kasi nasasamid siya talaga. And as the child is growing older, yung speech impediment. Okay. Paano to, Doc? Halimbawa, no, parang sabi ni doktora, no, mga 3-4 years old, tsaka ni Miss Kimmy ang na-ooperahan. Ito ba, meron ng epekto ito sa kanilang speech development? O kaya pa siyang habulin? May mga times na kayang habulin. Basta makuha natin siya ng maaga. Tandaan natin na ang pinaka-the best time na ma-operahan ang mga batang may ganitong kondisyon, ng mga ngungo, o yung may biyak sa ngalangala, ay bago sila magsalita. Bago nila matutunan gamitin yung speech, no? Dahil pag hindi sila naoperahan, nagkakaroon na sila ng memory o nag-a-adapt na sila dahil hindi sila maintindihan ang kaharap nila, tinatry nilang maintindihan, binabago nila yung form ng voice nila. Yung wiring ng utak nila, yun na siya. So kahit ma-operahan siya, ganun pa rin, walang form of therapy, may hirapan siyang makabalik sa normal na pagsasalita. Pero meron pa rin chance, malaking chance pag na-operahan ka. Pag na-operahan siya. Gaano ang recovery time, yung average, no? Dito sa mula maoperahan, kasi kanina sa discussion namin ni Miss Kimmy, there are instances na several yan, ano, a series of operations, depende sa lala ng biyak sa ngalingala. Merong mga tatlo, minsan, tapos pag lumaki, operahan uli. Pero yung initial, for example, cleft lip and cleft palate, pagka inoperahan ngayon, gaano katagal ang recovery? Kasi tinatahi siya eh. totoo yun. Ang cleft lip, usually, it takes around mga 1 to 2 weeks. Hilom na yung sugat. Hilom na. Ang cleft palate naman, o yung ngongo, no? Pag inoperahan ito,
mga usually 3 to 4 weeks. Yan. Okay. So kasi nasa loob siya. Sa loob siya. Alright. Okay. Now, doon sa cleft lip, basically ito aesthetics, no? Para maganda yung itsura niya. Reconstructive surgeon, si doktor. Kaya hindi ito sinasalado lang. Ginagawang normal looking yung face. Is this hard to do? Merong learning curve. No? Okay. Kasama sa training kasi namin as a plastic and reconstructive surgery is doing cleft surgeries. So, ang pag-o-opera ng mga cleft lip, kailangan mo designan pa yan. Yeah. Dinodrawingan pa siya. Dinodrawingan pa siya para ma-approximate mo ng kahit na meron siyang peklat, ma-approximate mo yung itsura ng normal na labi. So, mabawasan yung stigma niya ng pagkabingot. Okay. Tsaka kasi syempre, di ba magkaiba ng tissue eh. Iba yung skin dito, iba yung skin sa lip. So, minsan pagkabingot, yung epithelial ba yun? Yes. Mm-hmm. Yung lip niya, ay, nakadiretso doon. So, kinakailangan siyang ayusin. Para maganda smile. Yeah, para maganda. Smile train niya eh. Okay. On a personal level, the both of you, you're in this service together. Why? Because we want to help. Gusto namin na yung mga bata sa maliit na pagkakataon, matulungan mo sila that they be good citizen nung sa ating bansa na maayos yung itsura nila. May chance sila. May chance sila. A smile train says, changing life one smile at a time. So from there, yun hindi yun nabibili ng priceless siya. Priceless siya. So sa maliit na pagtulong lang yung sa amin. So hangga't merong bingot, hangga't merong may palat, cleft palat, nabukas kami, nandito lang kami. Sarap naman pakinggan. Si doktor. Iyon nga po, kasama namin yung smile train sa pagtulong sa mga bata dahil nais namin tumulong. Mm-hmm. Ang pag-opera sa mga ganitong bata, ikasama sa aming training and then binibigyan na namin ito ng libre sa kanila. Isang paraan ng pagtulong na rin. Okay. Hindi ko sa inyo sasabihin, mga kaibigan, dalawang bagong bayani kasama natin dito dahil tinutulungan nila ating mga kababayan and malapit sa ating puso, alam niyo naman, mga kabataan, because we believe na ang future ng ating bansa ay nasa mga kabataan and changing the world or changing the Philippines one smile at a time makes a difference. Maraming maraming salamat, Doktora. And Doktor, the sweethearts, si Ma'am Jenny, Doktora Jenny, at saka Dr. Edmund Mercado, ng smile train. Nako, mga kaibigan, narito ang smile train. Ifa-flash namin minsan pa ang ating ang contact details ng smile train at ang makakaharap nyo doon mga katulad ni doctors, Dr. Jenny and Dr. Edmund. At hello ulit kay Bettina and Santino. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5:30 ng hapon, kami po inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. Ito ang Approve. Gawin natin 'to.